inaasahang pangalan. Paumanhin po. Mama! Nakatulog pala ako. Simula na lang kaedad ako eh. Palagi na lamang ako nakakatulog kung saan-saan. Teka nga, Iha. Saan ba punta mo ngayon? Pupunta ka ba sa New York? Hindi po. Meron po kasi akong pupuntahan. Doon po ako pupunta sa Rock Willow Farm. Sa Rock Willow Farm ba? Oo, tama. Alam ko nga yun. Kung gano'n, ikaw pala magiging bisita ng mga simple. Opo. Charlie! Sinabi nga sa akin na ipahatid daw kita doon sa farm. Charlie! Maaari mo bang isabay itong batang ito? Siya ay bisita ng mga simple. Ng mga simple ba? Pero hindi naman ako... Huwag ka mag-alala, Charlie. Hindi ka naman nila kakainin ng buong buo. Kakainin ng buong buo? Ihahatid mo lamang ang bisita nila doon. Hindi mo naman kailangan bang bumaba doon. Hindi ba? Ganun lang kasimple yun. Sige na, Charlie. Oh, sige na nga. Basta, ibababa ko lang sa doon sa may harapan. Huwag mo nga untad na ganyan. Pasensya na po kayo. Ang laki-laki niyang tao. Bakit kaya siya natatakot? Ayun na po ang Rock Willow Farm! Makinig ka. Basta iahatid lang kita dun sa harapan. Nandito na tayo. Sige na, bumaba ka na. Opo. Sabi lang bumaba ka na eh! Bumaba! Bumaba! Sandali, ano problema? Tumahimik ka nga, aso ka! Oh.
Sino nandyan? Tinatanong ko kung sino nandyan. Kamusta po? Pinapunta po kasi ako dito ni Mr. Diggs. Elisa! Dumating na ang bisita mo, Elisa! Hindi naman para sa isang bukit ang suit niya. Kumusta po? Ako po si Judy Abbott. Ikaw pala si Judy. Napakaganda naman ang iyong suot na bestida. Halika, pumasok ka sa loob. Opo. Marami na rin naikwento si Mr. Greg sa akin tungkol sa iyo. Kaya huwag kang mag-alala. Ituring mo na rin na bahay mo ito. Carrie! Carrie! Ano po yun, madam? Yan lang ba ang gamit mo? Opo. Carrie, siya nga pala si Judy. Ako po si Judy Abbott. Ako si Carrie. Kunin mo ng gamit niya. Opo. Teka, ako magdadala. Hindi, ako na magdadala niyan. Pati na rin yan. Judy! Halika, sumunod ka sa akin. Opo. Ayan. Uminom ka muna ng tsaa. Huwag kang mahiya. Ituring mo itong bahay mo. Ay, sige, inumin mo na yung tsaa. Opo. Sandali. Gusto mo bang ikuha kita ng biskuit? Maraming salamat po. Pero busog pa po ako ngayon eh. Ay, magalang na bata. Pero huwag ka na sanang mahihiya sa akin. Inumin mo na yung tsaa mo bago pa lumamig. Salamat po. Ah, nakakainis talaga! Ano ba nangyayari sa'yo? Meron tayong bisita dito. Kinain na naman ang mga bakang tanim kong mga repolyo. Sinabi ko naman kay Amasay na ayusin niya yung bagod, pero hindi pa rin niya ginawa. George, gusto ko sana batiin mong bisita natin. Ako po si... Ako po si Judy Abbott. Kumusta po kayo? Masyado akong abala para alagaan ka. Si Elisa na bahala sa'yo. Magandang araw po. Lagyan po ba si Sir? Ano? Inaayos mo na ba yung bagod? Opo. Amasay, ito si Judy. Dito siya sa atin magbabakasyon ngayon. Ako po si Judy Abbott. Kumusta ka? Sige na, bilisan mo na. Pupunta tayo sa bukid. Hindi ko nga maintindihan kung bakit meron tayong bisita ngayon tagilid. Marami tayong trabaho ngayon. Ano ka ba, George? Huwag mong tratuhin ng ganyan ang bisita natin. Palagi mo na lang sinasabing abala ka, pero ang totoo niyan, si Amasay lang naman na nagtatrabaho dito. Ano yung sinabi mo? Ang ibig mong sabihin, hindi ako nagtatrabaho dito. Alam mo, sinusubukan kong palakalin pa itong Rock Willow Farm para sukulayan ang kabayitan ni Master Jerby. Tumahimik ka na nga, pwede ba? Hindi mo na yan kailangan ipamukha sa amin. Sir, kailangan po natin umalis panubog ng araw. Tumahimik ka! Huwag kang makialam sa amin. Makinig ka, Elisa. Ngayon ko lang sasabihin ito. Makinig kang mabuti. Sandali lang po. Judy, huwag kang mag-alala. Akong bahala. Kailangan ko lang magturuan ng leksyon na matigas ng ulo matandang yan kung paano makitungo sa mga tao. Tinuturuan mo ko? Bakit? Sino ka ba sa akala mo? Kanino ba tayo dapat magpasalamat? Kaya nga ako nagkakaganito eh. Makinig ka sa akin mabuti. Ganyan ka rin noon. Pinauwi mo kaagad yung batang nagbakasyon sa atin dito. Ang sinabi mo sa akin noon na ayaw mo doon sa supladang bata na nagbakasyon dito sa kita. Hindi naman yan ang pinag-uusapan natin! Ano pala kung ganun? Huwag na po kayo mag-away! Huwag na po kayong mag-away ng dahil lang sa akin! Hindi naman dahil sa'yo, Judy. Tutulong naman po ako sa inyo dito. At hindi niya na rin po ako aalagaan. Huwag ka mag-alala. Hindi ako makapapayag na tumulong ka sa kanya. Hindi ka naman makapagtatrabaho sa ganyan sa mo! Dear Daddy Longlegs, napakaganda po talaga ng lugar na ito. Kaya lang po, kung nalaman ko lang po na bahay pala ito ng mga kaibigan ni Mr. Griggs, hindi na lang po sana ako nagpunta dito. Meron din pong mga taong tumutulong sa isang kawawang ulila, pero wala naman po talagang gustong tumanggap sa kanyang pagkatao. Kaya lang, regalo naman sa akin to ni Daddy Longlegs. Wala akong magagawa.
Sandali po. Dinalhan ko po kayo ng tubig. Hindi ako nahihingi. Kasi po, wala po akong gagawin dun sa loob ng bahay. Dito na lang po ako tutulong sa inyo. Madudumihan ang dami ko. Ayos lang po. Dahil marami ka pang damit, gano'n ba? Magmukha yung storeway na tinaw ko. Nandito lang po yung tubig kapag gusto niyong uminom. Gagamitin ko po ito, ah. Huwag kang masyado uminom na tubig! Ay, sandali lang. Hindi tama yan, Judy. Pasensya na po. Pwede ko po bang magamit yung piko nyo? Oh, sige. Ganda-ganda naman. Hindi magtatagal ang kakahuyan ay magiging bukid. Ang mga tao ay matagal na rin nag-aaralan ng ganito. Tama ka. Noon pa, trabaho na nila mag-aaralan sa bukid. Ilang henerasyon na rin ang nagdaan. Hindi po ba, amo? Tama na nga yan. Natatanggalin na natin yung mga bato. Tinulungan mo sila magbukal ng lupa? Si Ambasay nagsabing malaking tulong ka raw. Hindi naman po. Hindi biro ang trabaho namin. Pwede ba? Tumigil ka nga sa pagiging masungit mo dyan. Ano bang masama sa sinabi ko? Huwag ka sumigaw, sarap na kapagkaidan. Subukan mo namang umiti kahit paminsan-minsan. Bakit ako ngingiti? Wala naman nakakatawa. Hindi naman yun ang ibig kong sabihin eh. Hindi mo ba pwedeng ngitian ang ating bisita? Sino po yung bata sa litrato? Anak niyo po ba ang batang yun? Sa litrato? Ayan ba, si Master Jervy ang batang nandyan. Alam mo? Hindi mo na kailangan ikwento ang nakaraan. Kaya pwede ba tumahim ka na lang dyan? Ano naman ko ikwento kong tungkol sa kanya? Wala namang mawawala kung pag-uusapan natin siya. Basta ayaw ko lang, Elisa! Bakit siya nakatingin? Medyo may bakso mo ka? Panginoon, maraming salamat po sa masarap na pagkain na sa aming hapagkainan na ibinigay niyo sa amin. Maraming salamat din po sa mga biyaya na ibinibigay niyo sa amin. Sana huwag kayong magsawa. Amen. Amen. Ay, sige, kumain ka na, Judy. Amen. Salamat po. Ang sarap! Nandito lang pala kayo. Ayun, meron pang isa. Ay, sige. Sige na kukunin niya isang yan. Teka, sandali lang. Huwag. Ano ba? Ano ba? Sandali lang. Ano ba? Salamat po, Aling Isa. Kung minsan ang akala mong madali ay mahirap pala. Tama yan, Judy. Napakadali mong matuto. Ituloy mo lang yan. Opo. Ayos lang yan. George, nakatayo ka lang dyan. Meron ka bang kailangan? Wala.
alam ko na, George. Bakit hindi ka mamingwit ngayon? Maaari natin ipaghanda ng isda si Judy. Ayoko. Ayoko pwede. Marami pa akong trabaho. Nakapagtataka. Siya mismo nagsabi sa akin kanina na gusto niya kumain ng isda. Eh, ano naman kaya ang problema ng taong yun? Ita-ita? Pwede na ako manghuli ng isda. Huwag mo nang uulitin ito nang hindi kami nag-aalala. Maliwanag ba? Ah, opo. Medyo mainit ito, pero makabubuti ito sa'yo. Naalala ko tuloy si Master Jerry na pinaliliguan ko. Sabihin mo nga sa akin, eh bakit ka ba pumunta doon sa ilog? Nakukulitan na po kasi kayo sa akin eh. Kaya umalis muna ako. Tsaka gusto po kasi ni Mang George ng isda. Kaya po, nanghuli ako para matuwa siya sa akin. Dahil akala niya... Dahil akala niya, suplada kang bata na galing sa isang mayamang pamilya. Hindi po totoo yan, Aling Elisa. Ang totoo po, isa ako. Ano ba sinasabi mo? Hindi mahalaga kung mayamang ka o hindi. Ang mahalaga ang pagkatao mo. Hindi ko alam kung anong buhay doon sa lungsod. Pero importante yan dito. Huwag mo yung kalilimutan. Mang George... Huwag ka nga tumunganga lang dyan. Iwanan mo yung mainit na tubig at umalis ka na. Hindi naman ako nakatunganga. Mayroon lang ako iniisip. Dear Daddy Longlegs, sa palagay ko po, mali ang iniisip ko sa kanila nung una. Alam niyo po ba, dahil po sa pagiging ulila ko, pakiramdam ko lagi akong inaapi. At nagtutudo po ako sa pinakikitang kabaitan ng mga sempre sa akin. Hindi po tama na pagdadaan ko pa sila. Nahihiya ako sa sarili ko. Oh? Meron pa kayong kwarto doon sa itaas? Wow! Ang dami-daming laruan! Kay Master Jervis siguro ito. On the trail. Mukhang maganda ito ah. Mayroong nakasulat. Kapag ang librong ito ay nawala sa kinalalagyan nito o kaya ay kinuha ng walang paalam, kung sino man ang kumuha ay makakatikim ng pingot. Jervis? Jervis Pendleton?
Hanggang ko na si Master Jervie!